So yung high ceiling natin mga kamasa, kinapitan din natin to ng carrying channel. Tapos yung ating wall angle, ayan. So ito yung wall angle natin, naka-direct sa wall natin. Then yung paglalagay natin dito ay naka-carrying channel. So napakatibay mga kamasa, kahit bitin-bitinan mo to, matibay yan. Yung ginagawa nila ngayon, naglalagay sila ng wall angle. Bali, sinusunod nila lahat. Ayan. Sinusunod nila lahat dito sa galawan niya. So bawat kanto yan, sinusundan yan para kumbaga pare-parehas yung reflection ng lights natin. Kahit nasabi na lang nakaganito yan, meron pa rin reflection ng lights yan. So yung paglalagay natin ng mga high ceiling o kaya yung tinatawag na ganito yung shadow lighting sa ating mga kamastal. Ito yung simpleng pamamaraan. Dapat unahin nyo muna itong high ceiling natin. Ito. Which is yung high ceiling kasi natin dyan mga kamasa. Ito lang. Yung sa sidings lang nya. Halos lahat lang yan. Kasi hindi ka po pwedeng mag shadow lightings na walang tatama ng ilaw dun sa taas. Ganyan hardiplex o kaya yung plain ceiling natin. Hey, what's up mga kamusta? Magandang hapon sa inyong lahat. So, ito yung fifth vlog natin ngayong araw na to para sa ating project, bagong project dito mga kamusta sa Osmeña, Solano, Nueva Vizcaya. Bali, hindi na tayo nakapag-vlog ng first day dito at saka second day. So, this is the third day na pagpunta natin ngayon dito o kaya yung pagtrabaho natin dito mga kamusta. No? So, titingnan natin yung ginagawa ngayon dito at kung ano yung design na ating ginagawa. So shoutout ko rin pala kay Ma'am Abigail Toralba. So, sila po yung may-ari na itong building na to. So ang ginagawa muna namin dito ay yung sa pinaka ground floor po niya. So tara, punta tayo sa loob para makita yung ginagawa natin. So let's go. So ayan, along the highway lang yung project natin. Ayan si Pulao. So ito yun yung project natin mga kamusta. No? So two-story building. Ayan. So ongoing yung painting works nila sa taas. Tapos dito rin sa baba. Pero ang ginagawa lang natin dito mga kamusta yung sa baba lang. So ceiling installation lang tayo dito. So sa painting works hindi na tayo yung gumagawa niyan. Bali ang ginagawa na ni Michael dito ngayon, ayan si Michael. Dalawa sila ni Harvey. So ito ka mga kamasta, no? Ito yung nilalatagan natin ngayon. So ang design natin dito mga kamasta ay shadow lightings. So ngayon bibigyan ko kayo ng konting idea na kung paano nga ba yung paglatik natin ng shadow lightings ngayon. Kasi yung pinakita ko sa inyo ay basihan lang natin 'yon. Ngayon ipapakita natin kung paano mga kamasta yung proseso no, kung halos lahat ay shadow lightings. So ipapakita natin yan. At kung makapapansin nyo, medyo mababa tong pipings natin ng water line. Pero ang ginawa natin dyan mga kamasta, medyo drain up natin onte. So pasok tayo sa loob at titingnan natin kung paano. So bago natin pakita lahat yan mga kamasta, yung ginamit natin dito na paring, eto siya. Yung ating kapal na ito ay 0.5 mga kamasa, napakatibay na ito. Tingnan nyo, hindi siya nayuyupi. Kasi ito yung corrugated type na metal faring natin, which is 1x2 na tinatawag mga kamasa. Ang kapal na ito ay 0.5, din ang haba na ito ay 5 meters. Then yung isa pa na kailangan natin pag sa shadow lightings mga kamasa, yung ating wall angle, ayan. So ito po ay 0.5 din siya. Napakatibay na ito at napakagandang klase kasi kung makikita nyo, corrugated din siya. At yung ating carrying channel, ito yung carrying channel natin, which is 0.7 yung ginamit natin dito. Ayan, 0.7 yung ginamit natin yan mga kamusta. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin yan ikakabit para sa ating shadow lightings. So kung mapapansin nyo mga kamusta, may high ceiling tayo na tinatawag, which is ito yung high ceiling natin. Ayan, yung maliit na yan. Yan yung high ceiling lang namin. Ayan o. Diba? So yan lang yung high ceiling namin dyan. Kasi ang tawag na namin pag nakadrop ng mga kamasta ay yun na yung drop nya. Yun yung nakababa dito. Which is ito na yung metal paring natin. Ayan o. So nakadrop na siya pababa. So ipapakita natin yan dun sa taas. Okay tayo. So yung high ceiling natin mga kamasta, kinapitan din natin to ng carrying channel. Tapos yung ating wall angle, ayan. So ito yung wall angle natin, naka-direct sa wall natin. Then yung paglalagay natin dito ay naka-carrying channel. So napakatibay mga kamasa, kahit bitin-bitinan mo to, matibay yan. So dito, magdodoble carrying channel din kami. So kung papansin nyo, naka-diretso yung carrying channel natin dito.
Tapos naglalagay ulit tayo ng caring channel sa baba. So yung paglalagay natin dito ng ating cove, which is yung cove natin mga kamasa, yun na yung shadow lightings natin. So dito mga kamasa, ito na siya. Bali, ito yung wall angle natin, nakakapit sa may high ceiling natin. Parang cove din yung konsepto niyan. Parang cove din yung konsepto niya. So bali, nakadrop siya na ganyan, and then nakausli siya dito. Bali, 10 cm lang yung matitira dito para sa shadow lightings natin. So ito lang yung high ceiling natin. Bali, ganito yung magiging itsura niya mga kamasta, no? Yung picture na to. So ganun na ganun. So ganito lang yung proseso ng paggawa namin. Bali, sa shadow lightings kasi mga kamasta, may mga kanto na ganito, maliliit. So sinasabay namin yan. Ito, naka-L tong wall angle natin. Naka-L siya. Yeah. So naka-L yan. So sasabay lahat yan, lahat ng galaw niya, para babagay. So yung sa hanger pala natin mga kamasta, ito, naka-hanger tayo ng U. Ito siya. So gamit ang carrying channel natin. So islab tong kinapitan natin. Kahit bitin-bitin na natin ito mga kamasta, matibay yan. So tested na natin yan. So baba tayo para makita natin dito. Tapos dito sa gitna nito mga kamasta, may biga tayo dito. Ayan, so bubuhayin natin yung pagkaposte nito. Maglalagay tayo ng biga dito kasi pangit na siya pagka buong shadow lightings na walang partition sa gitna. So mas maganda kung may partition sa gitna, which is yung eto, biga. So gumawa tayo ng drop ceiling dyan sa middle niya. Then yun ang tatamaan ng shadow lightings natin para dyan. Tapos shadow lightings natin dito. So simple lang mga kamasta, no? Ayan, no? So yung ginagawa nila ngayon, naglalagay sila ng wall angle. Bali, sinusunod nila lahat. Ayan. Sinusunod nila lahat dito sa galawan niya. So bawat kanto yan, sinusundan yan para kumbaga pare-parehas yung reflection ng lights natin. Kahit nasabi na lang naka ganito yan, meron pa rin reflection ng lights yan. So dito mga kamasta, kung mapapansin nyo, may tubo siya. Bali, dinaya na lang namin yan. Kasi sobrang baba na siya eh. So hindi na namin siya pwedeng ibaba pa. So dinaya na lang namin yan. Kagaya din dito. Ayan. Kaya ang sinadjust namin na design niya dito mga kamasta ay mag shadow lightings tayo. Ibibiga ay dadrop sana namin yan, pero parang pangit na siya. Kulang. So mas maganda pa ganyan na. So tingnan natin yung kinakapitan ng wall angle natin mga kamasta. Ginakapitan ng wall angle natin, halos mismong paring na yan. Ayan. So, ang ginawa pa namin sa may W clip niya, ayan, naka-rivets pa siya para hindi siya gagalaw. Hindi siya gagalaw na palipat-lipat na ganyan. Then, para mas matibay siya. Tapos mapapansin nyo, doble pa yan. May nakayakap sa kabila, meron pa dito. So yung paglalagay natin ng mga high ceiling o kaya yung tinatawag na ganito yung shadow lightings natin mga kamasta. Ito yung simpleng pamamaraan. Dapat unahin nyo muna tong high ceiling natin. Ito. Which is yung high ceiling kasi natin dyan mga kamasa. Ito lang. Yung sa sidings lang nya. Halos lahat lang yan. Kasi hindi ka po pwedeng mag shadow lightings na walang tatamaan ng ilaw dun sa taas. Na ganyan hardiplex o kaya yung plain ceiling natin. So, abangin natin mga kamasa pag matatapos na to. At kung ano yung kung ano yung itsura na ito mga kamasa, yung framing niya bago sila maglatag ng hardiplex. Then papatapos natin ito sa isang area na to para may makita kayo kung paano nga ba yung ginagawa mga kamasta, no? Kasi ito may marami pang proseso na mangyayari dito. Ayan. Mas mahirap to gawin kumpara sa plain mga kamasta, no? So ito magre-reflect na lang siya dito. Pwede na nilang takpan yan anytime eh. Para mas maganda tingnan. So yun ang mga kamasta, no? Yun lang muna yung update natin dito sa bagong project namin dito sa Osmeña. At kung ano yung magiging kalabasan nito, yung kanyang itsura mga kamasta, abangan po natin yan. At sa framing, papakita natin kung paano nga ba yung pag-frame ng shadow lightings natin mga kamasta, no? Sa susunod na vlog na natin yan dito sa project na yun, dito sa Osmeña project. So yan, kita-kita na lang tayo sa next vlog natin. So bukas, kita-kita tayo sa Lantap, Tuwaw, sa Puripang 1 and 2 mga kamasta.
Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.